Tapos nakita ko siya na ano na lang siya, naka ano na lang siya, naka flow, naka ganyan lang siya. Tapos parang nakatingin lang siya sa malayo. Pero nakaharap siya dun sa wave. Tapos ako, sabi ko, gayahin ko siya, mag-float din ako. Baka sakaling gumana, maging okay. Pero kahit mag-float ka, hindi talaga eh. Kasi tuloy-tuloy yung wave. Kahit mag-float ka, pero maaano din kami na, ululubog din kami. Tapos, parang sabi ko sa kanya, sabi ko nga, gusto ko talaga sabihin sa kanya na, mahal na mahal. Gusto ko sabihin sa kanya na mahal na mahal ko siya. Pero, imbis na yun na yung sabihin ko, nasabi ko na lang, love, laban lang. Sinigaw ko sa kanya kahit wala na akong maisigaw. Tapos, siya hindi na siya sumasagot. Tapos, dumating yung bankero, yung isa. Dumating siya, tapos, ako yung nilapitan niya. Sabi ko, yung boyfriend ko po, yung boyfriend ko, siya na lang po unahin ko, sabi ko. Tapos sabi ko na hindi ako aalis. Kasi minsan hindi ko siya nakikita, ilulubog siya eh. Tapos biglang nga ako eh. Talaga sumisigaw talaga ako na, Franco. Tapos, pag makikita ko siya na nandyan siya, medyo kakalma ako. Sabi ko, hindi talaga ako aalis nito hanggang hindi ko siya kasama. Sabi ko. Tapos yun nga, pinuntahan siya ng bankero. Tapos, kumapit ako dun sa bankero. Tapos si Nico, kumapit, parang wala na talaga siyang oxygen eh. Hindi na siya makahinga. So parang pati ako na ano na niya ako, nahihila na niya ako pababa. So ang ginagawa ko, nakahawak pa siya sa ilang niya. Humawak siya sa bankero, humawak din siya sa akin. Pero ako yung na parang naaano niya na nagaganon na siya. Tapos na parang nabababa niya ako. So ang ginawa ko, kasi alam ko na wala na siyang hangin eh. Hanggat kaya ko, gagawin ko para sa kanya. Sabi ko nga kahit ako na, parang ako na lang eh, kahit wag na siya, parang kahit siya na lang yung magbuhay, parang kasi pag love mo talaga yung tao, kahit hindi na ikaw eh, siya na lang yung magbuhay eh, diba? Ganun pala talaga yun, pag nandun na sa sitwasyon. So ang ginawa ko, ako yung lumubog, tapos inangat ko siya, parang humugot ako ng lakas para iangat ko siya. Tapos after nun, nakakapit ako sa bankero, pero sobrang hinang-hina na ako. Supa na kami na supa nun eh. Nung nag-flow siya, naririnig ko na siya, as in sumusuka na siya. So, ako, hindi ko napapansin na sumusuka din pala ako. Kasi puro tubig eh, so hindi ko na napapansin. Tapos yung papunta na kami ng show, ako, parang hindi ko na kaya. Kasi kahit nakakapit kami dun, dunod pa din kami eh. Kasi yung tubig, tuloy-tuloy yung alon. Tapos nakita ko si Nico na wala na siyang malay, nakapikit na lang siya. So parang kailangan kong magmadali, kailangan kong gumawa ng way para makapagdating kami sa show kahit nung time na yun hindi ko na kaya talaga. So ang ginawa ko talaga, gumanon ako, binilis na, tinulungan ko yung bankero para makarating na kami sa show. Kasi dali mo lang kayo na sa kayo, hindi nakabangka. Langoy pa langoy. Din. Langoy pa din. Langoy hindi lang. Kayo nung bankero talaga. Langoy lang. Tapos, nung nakarating na kami ng shore, tapos ayun na, si Franco, tapos ako, tapos parang ako yung i-revive nila. Sabi ko, dun kayo lahat kay Franco. Sabi ko, gawin niyo lahat, huwag niyo titigilan hanggat hindi nagigising. Tapos, ano, pag-ahon sa amin, as in, ano na kami, dilaw na kami, nangingitim na kami. Tapos, si Franco, wala na siyang malay nun. Pero may pulso pa siya, meron pa talaga. Sino yung mga nakita niyo dun sa, ano, may bankero. Tapos, sila Tom. Tapos, nung nasa gitna pala kami ng dagat, si Tom lumapit sa akin. Tapos, sabi niya, akala ko liligtas na kami. So sabi niya, ma'am, relax ka lang, huwag ka magpapanik. Sabihin mo kay Franco. Gumanong siya, sabi ko, wala na ako sa utak ko. Talagang, anong gagawin ko? Hindi ako makasabi ng tulungan mo kami.
after niya sabihin yun sa akin, parang hindi mo man lang ako inangat sana. After niya sabihin yun sa akin, dun, puntahan niya yung girlfriend niya. Yung girlfriend niya kasi nasa bangka. Ang kwento sa akin ng girlfriend niya, hindi daw talaga siya marunong lumangoy, hindi niya daw kaya, as in. Kaya nagstay siya sa bangka, inangat siya nitong sa bangka. So, ayun, bumalik si Tom dun sa bangka. So, parang sa akin, sana man lang na dinala mo man lang kami dun, tinulungan mo kami, inangat mo kami, papunta dun sa bangka para at least may makapitan kami habang naghihintay ng rescue. Tapos yun, tapos last sila dumating kasi may nag-rescue sa kanila na bangka. Sa kanila. Sa inyo, lumangoy kayo. Sa amin, lumangoy kayo. Tapos ayun, dumating na sila. Ano kasi yung bangka yung nag-rescue sa kanila? Isang para tao lang daw. Oo, isang tao lang daw yung kaya. Tapos yung last sila pumunta ng nakadating sa shore, si Tom, sabi ni Tom, siya daw yung nag-pump, siya daw yung nag-CPR, ganyan. Tapos parang huminto sila. So ako, ang ginawa, kaya ang dami kong sugat, ang ginawa ko, kasi bato-bato yung shore eh, tsaka matutulis. Pinalagkid ko yung sabi ko sa bato para malapitan ko si Nico. Tapos, eh kasi, siyempre, ayokong hindi ko kayang makita ang ganun. Hanggat kaya ko, gagawin ko para sa kanya. Tapos, ako yung nag-CPR, parang kahit wala na ko oxygen, nabigyan ko pa din siya ng hangin, tinry ko pa din siyang ipump. Tapos, meron pa siyang puso, pati dito, tapos hinahawakan ko siya talaga, as in, hello, love, please. Tapos, may dumating na rescue. Parang sabi, uunahin daw si ko, dadalhin daw sa ospital. So parang ako na, ano na, na medyo... Payan. Kasi sabi ko, kaya pa to, may puso pa eh. Sinang rescue to? Mga bangkero. Bangkero pa rin. Mga bangkero pa din, bali tatlo sila. Yung island na napagpuntahan nyo, yun din same place na pinanggalingan ko? Hindi, parang iba. Parang nadaanan lang namin na ayun yung pinakamalapit. Tapos... Tapos, may rescue daw, ganyan. So, parang ako, buti na lang meron na madadala na si Nico sa ospital, na kaya pa siya i-revive. Tapos, nung hawakan na siya ng, bubuhatin na siya ng bangkero, yung pagbuhat sa kanya, pabaliktad, yung isang bangkero sa isang paa, yung isang bangkero sa isang paa. So, pag ganun si Franco binuhat, tapos yung isa sa kamay, una muna yung pag-ganon, tapos bigla kinuha yung kamay. Yung ulo ni Nico, ako yung sumalong. Tapos sabi ko, pakaingatan naman po yung ulo ganyan. Tapos, parang eh, hindi ko na masyado. Gusto ko sana sumama eh. Kaso, naisip ko, syempre, parang sabi si Franco daw uunahin. Isip ko, kung sasama ako, pabigat pa ako, bubuhatin din nila ako. So, parang sa kanil, kay Franco na lang sana yung focus. Tapos, tapos yun, nung... Ano sinakyan nila? Bangka din. Ah, umalis ulit sila dun sa island ay papuntang resort. Sabi, dadalhin daw kasi sa ospital. Walang way na parang by land wala, na mag-travel. As in, malayong island, gitna siya. Gitna. Tapos, ayun nga, dadalhin daw kasi sa ospital. So, medyo nakalma ako. Tapos, ang naisip ko lang, sana man lang, diba, sa mga okay, wala silang kagalos-galos eh. Parang sana man lang isa sa kanila sumama, diba? Sinamahan man lang si Franco pabalik. Kaso wala talaga sa kanilang sumama. Tapos sa amin may nag-rescue din. May nag-rescue na. Balik na kami sa resort. So kayo yung second batch na... Lahat ay, kami. Yung ako yung... Oo, kami kayo. Apat. Balik na kami. Tapos ang pagbalik sino, na... Sino-sino ako, si Tom, yung girlfriend niya, tsaka si Cleo. Yung pinsan ni Tom. Tapos yung pagdating namin sa resort, parang pinakalma-kalma nila ako, ganyan. Kasi hindi na din talaga ako makahinga nun eh. Hirap talaga ako huminga. Parang sobrang konti lang ng... parang konti lang talaga. Tapos, naghihintay ako yung ibang tao doon. Tapos, kasi nangingitim na ako din nun eh. Tapos, inaantay ko na lang yung kung nasabi ko, nasa ospital na ba? Nasa ospital daw, ganyan. Tapos parang nagdadasal na lang ako habang inaantay ko. Gusto ko sanang pumunta kasi sabi nila malayo daw, ganun. Sabi ko sige, mag-aantay na lang ako. Tapos intayin daw yung service. Tapos may lumapit sa akin na
sabi, tita daw siya ni Tom, nurse daw siya, sabi niya, sorry, wala na talaga. Sabi ko, pa-naisip ko, kala ko ba sa ospital? Hindi niya dinala sa ospital. Andun sa bahay nila to. So, hindi siya dinala sa ospital? Hindi siya dinala sa ospital agad. Pagkadating, kasi, pagdating dun sa resort nila to, 2 minutes drive, papunta dun sa bahay nila to. So, nandun sa bahay nila to. 2 minutes drive sa ospital? Hindi. Sa bahay nila to. Okay. From dun sa resort? Oo. Okay, then. From dun. Tapos, edi ako, hindi ako sabi ko, hindi, kaya pa yan, kaya pa yan. Nasaan siya, nasaan siya? That's the question. Ang sinasabi nila, malayo daw kasi. Pero ang sa akin, sana kahit malayo, on the way, diba, dun nila i-revive para makaabot sa mga gamit.